Okay, so how do you pronounce your name? Edfriend, right? Ed Fred. Okay. Okay. What's your nickname? Ed. Okay, so I'll just call you Ed. So, Okay, yeah, sure. What's your experience with the writing exercises? with my writing exercises, well, from the first I enroll in your what's this in your program, for me it's really difficult. From the first, it's really difficult for the what's this for my adjustment for my family, because while I receive your what's this your module I my module I was thinking, how can I make an adjustment? Because while I was in vacation, I was taking care also of my children. Okay. Then, so what's this last month, hello? Yeah, I I'm just here. was I just what's this I just remember that I have read something from your direction that I can make some help. I can get some help from Google. That's why I get rushed. Okay. Some of the answer is not really come down. Ano, hindi lahat sa akin nang galing lahat ng sagot doon. I mean, siguro kumuha lang ako ng idea at some direction from the Google. Kaya natapos ko, sir. Ay, kaya natapos ko, Kevin. Sorry. Okay. So, what were you feeling when you were doing the writing exercises? How do you What's this? feel? Just recently, ha? Just last week. When I am, what's this? When somebody, some foreigners, may nakasabay akong foreigners sa hagdanan. Then, hindi niya alam yung lugar na kung saan siya pupunta. Then, out of nowhere, nakahugot ako ng English. Na yung English na yun, hindi ko naman araw-araw na sinasabi. Kumbaga, well, siguro alam mo na yung pag araw-araw mong ginagamit ng English, ako ba? Kasi pag ako, pag araw-araw kong ginagamit ng English, hindi na ako madaling magsalita ng ano, hindi na ako nahihirapan humugot ng gano'n. Pero since na nag-ano ako sa program mo, doon ko na-discover na hindi ako makapaniwala na nahugot ko yung salitang yun. Siguro sa tulong na rin ng module mo at writing session. Kaya overwhelmed na overwhelmed ako. Okay. What's your main goal? Bakit ka nag-enroll sa amin? Bakit ka Well, nagpadala ng pera sa stranger sa internet? kasi ganito. Well, from the first, gusto ko talaga maging call center agent someday. Then, natatawa nga ako nung ano eh. First kitang na nakita sa internet na may post ka. Then, kasi ako, I am the person that wants some, what's this, debate. Gustong-gusto ko makapag-debate sa isang tao. Then one time, yung post mo, dinibate ko. That was, what's this, last year. Last year, maybe June or July. Then, ang post mo yata yun eh, as I can remember, your post was watching a movie, not cannot help you to learn how to speak English. Then, syempre, dinibati ko. Then, first of all, yung ideyang manood ng TV, manood ng video, manood ng makinig ng rap song, yung mga ganun ba? Tapos magbasa, magsulat. Na ano ko yun sa ibang ano, sa pagsisurf pa lang sa internet sa YouTube, nakuha ko idea yun. So, nagulat ako sa post mo, kakaiba. Kaya dinibati ko. Then, ayun nga. Until I realized na last year, nagdadalawang isip pa ako mag-enroll sa program mo. Kung naalala mo, nag-usap na rin tayo dati.
At yung instruction, yung enroll sa ano mo, 300 pa lang. Mm. Di ba? I hope you can remember that. Oh, naalala ko yun. Padala ka yata, tapos parang mali yung ano, payment, so na-refund kasi din. Wala pa akong Gcash yun. Wala pa akong Gcash yun. Kung maaalala mo, naglakad ka, papunta ka pa sa 7-Eleven, sabi mo sa akin, then, yun. Kaya nga, nagdalong isip ako, kasi tumutok nun ako sa ano, I mean, sa pagka-typing ko, sa iba kong lesson, kasi nag-ano nga ako eh, nag-self-study. Mm. So, I finally realized that I have to make a decision, which is nagpa-enroll nga ako sa'yo sa ano nyo, sa program nyo last year December yata, December 27, kung kailan kasagsagan dito ng busy yung family ko, busy ako, so maingay, nalalam mo yun, December 27. Mm. Yun, so gumawa pa rin talaga akong adjustment. Tsaka, malaking tulong yung kasi dati, yung nag-ano pa lang ako sa, yung ano, ang kulang na lang sa akin, yung nasa self-study ako, nagbabasa na ako, nakikinig na ako ng mga tugtog, tapos minsan nag-rap pa nga ako ng mga songs ni Eminem. Ang kulang na lang sa akin, yung writing exercise. So, kaya I'm really glad that nagpa-enroll ako sa program nyo. Okay. Ano yung tingin mong epekto ng writing sa pagsasalita mo? Sa pagsasalita ko? Katulad mo sabi ko sa iyo kanina, yung sa elevator nga sa work, nung may nakasabay ako, nakakahugot ako ng mga English na hindi ko alam, out of nowhere, na hindi ko iniisip. Hindi ka tulad kapag ano, iksayin ko nga sinasabi ko, sorry ah, nakakahugot ako ng mga salita dahil yung pagsusulat ko, malaking tulong yun. Okay. So, sorry kung marami akong sinasabi ah, sorry. Okay lang naman. So, you mentioned na nakatulong nga yung pagsusulat dun sa pagsasalita mo. And before, sabi mo na parang gusto mo mag-self-study na lang, gusto mo na lang manood. So, anong nagbago? Bakit ka nag-decide na mag-enroll sa amin imbis na manood ka na lang ng manood ng movie? Kulang yung ginagawa ko. Kulang. Kasi, nasa laptop ko yun eh, yung mga definition na gagawin ko. Magbasa, manood ng movie. Hindi basta movie, hindi basta action. Basta yung movie na drama din. Kaso puro English yun. Then, ang pinakakulang na lang doon, yung pagsusulat ng English. Which is kinatatamaran ko talaga. Grabe. Itong anak kong lalaki, dalawang taon na, almost 2 years na akong nag-aaral. Ang hindi ko lang talaga magawa, writing exercise. Itong ano, alam mo ba kung saan galing yung post na gusto mong debatihin? Kung bakit ka sinulat yun? Bakit sinabi ko na bullshit na manood ka ng English movie? Merong nag-chat sa akin. Ito yung medyo nagsisimula pa lang ako magbenta ng lessons. Merong nag-chat sa akin. Nakalimutan ko na kung Robert or Paolo yung pangalan niya. Medyo ano, makwento siya. Kinwento niya sa akin na security guard siya. And pangarap niya magtrabaho sa call center. At one point, naging security guard din siya sa call center. And alam niya na malaki yung sahod ng mga call center agent. And na position din siya malapit kung saan naririnig niya yung mga agent na nagtatrabaho. So alam niya yung ginagawa ng mga agent. Di ba? So, and alam niya na mas malaki yung sahod doon, napakalaki ng upgrade ng sahod ng call center agent kumpara sa security guard. At dahil doon sa experience niyang yun, nangarap siyang maging call center agent. Tinry niyang mag-apply, tinry niyang mag-practice ng English mag-isa,
And tinry niyang humingi ng payo. Lahat ng tao na hiningan niya ng payo, call center agent, and yung mga recruiter na nag-reject sa kanya sa interview, ang sabi sa kanya, manood ka lang ng English movies. Ah, yun pala yun. And parang naiiyak siya dun sa kwento niya na more than 5 years na siyang nanonood ng English movies at lagi siyang nare-reject sa interview. Siguro every few months mag-a-apply siya. Rejected, hindi ka pumasa, manood ka pa ng English movies. Nakakarami na siyang English movies. Rejected pa rin siya. So, wala mapapala talaga. And napaisip ako, ano bang experience ko? Diba? Mula 13 years old ako, nanonood na ako ng anime. Alam mo yung anime, yung Japanese na cartoon. So, nung nagsimula ang anime, meron tayong mga translated. So, naririnig mo siya ng English. Or kung sa local channel siya pinalabas, Tagalog na siya, di ba? Tama. Ngayon, nung nagkaroon ng cable TV, nakapanood na ako ng mga original anime. Yung mga original na anime, hindi siya nakadub. Japanese, yung salita. Subtitle lang. May subtitle lang. Binabasa mo yung subtitle. Yung mga Korean drama, ganun din. 13 years old ako nagsimula manood ng anime. So, tandaan mo, 13 years old, 35 na ako ngayon. Okay? Ilang years? Almost 20 years. Or more than 20 years na ako nanonood ng anime. Tanungin mo ako kung nakakaintindi ako ng Japanese. Nakakaintindi ka ba ng Japanese? Nakakaintindi ako ng isa-isang word. Marunong ako magbilang ng Japanese. Alam ko yung pangalan ng mga pagkain. Alam ko yung may mga paisa-isa akong salita. Pero hindi ko kaya makipag-usap ng Japanese. Alam ko yung mga greeting, mga ohayo, arigato, thank you. Yung mga ganon. Alam ko yun. Kakanood ko ng 20 years na ako nanonood ah. And hindi ako basta-basta nanonood. Siguro more than 2 hours a day ako manood araw-araw. So parang full-time student ako ng anime. Totoo ka talaga. Para lang alam mo, hindi ako basta-basta full-time ako nanonood. Mas mahaba pa yung listahan ng mga anime na napanood ko kaysa sa kaysa sa dami ng Facebook friend ko. Wala talaga matututunan sa dito sa pagpapanood talaga, no? Nakaka-recognize ako ng mga words. Nakaka-recognize ako ng mga special move nila. Alam ko yun. Pero hindi ko kaya makipag-usap. Paano pumunta sa CR? Hindi ko alam. So, pag nagpunta ako sa Japan, mawawala ako. Pero yung effective ba yung repetition? Doon ko kasi sa YouTube ko rin na Repetition ng English. Sige. Kung nagsalita si Bugs Bunny ng... Ayusin natin yung ayusin natin yung mga definition mo. Ang English ay 171,000 words. Naintindihan mo? 171,000 na salita. Ulitin mo? Okay, ang daming 171,000. Tapos po? Anong uulitin mo? Hindi, yung sinasabi sa movie. Uulitin mo yung sinasabi sa movie? Okay, so bibigyan kita ng bibigyan kita ng example. Anong magbigay ka ng favorite movie mo? Yung favorite movie ko, tawag dito. Okay. Yung sa The Shack. Ano? The Shack. The Shack. Yung Kubo. So, okay. So, ang gagawin natin, Google natin to, The S-H-A-C-K, di ba? Apa.
Quotes. Quotes. So, yun, Google mo to. The Shack. Quotes. Okay. So, yun, nahanap ko na. So, makikita mo, may video tayo pag, ano, pag-release nitong, ano, conversation net na to. So, sabi dito sa The Shack quotes, forgiveness is not about forgetting. It's about letting go of another person's throat. Forgiveness does not create a relationship. Unless people speak the truth about what they have done and change their mind and behavior, a relationship of trust is not possible. When you forgive someone, you certainly release them from judgment, but without true change, no real relationship can be established. Forgiveness in no way requires that you trust the one you forgive, but surely they finally confess and repent, you will discover a miracle by your own heart that allows you to reach out and begin to build between you a bridge of reconciliation. Forgiveness does not excuse anything. You may have to declare your forgiveness 100 times the first day and the second day, but the third day will be less and each day after, until one day you will realize that you will have that you have forgiven completely, and then one day you will pray for his wholeness. William T. Young, The Shack. Okay, so isang quote lang daw to. Sabi nung ginugel ko. So makikita mo sa video, ginugel ko yung ano, and ito yung binabasa ko. Ngayon, sagutin mo yung tanong ko. Medyo bastos pakinggan tong tanong ko. Bigyan mo ako ng sitwasyon sa totoong buhay na ire-recite mo to. Ay, wala. Oh. So, let's say, inulit-ulit mo to thousands of times. Saan mo gagamitin? Wala. Wala. So, sino nagsayang ng oras? Ay, ako. Oh, eto. Kukuha pa tayo. Baka sabihin mo, linuloko kita eh. Each relationship between two persons is absolutely unique. This is why you cannot love two people the same. It simply is not possible. You love each person differently because of who they are and the uniqueness that they draw out of you. So, yun. Yun yung quote. Bigyan mo ako ng sitwasyon na gagamitin mo to. Wala. Oh, eto. Don't ever discount the wonder of your tears. They can be healing waters and stream of joy. Sometimes they are the best words the heart can speak. Sitwasyon, penge. No comment. Diba? Gago, diba? Maghahanap, manonood ka ng movie, kukopihin mo yung quote, uulit-ulitin mo, i-memorize mo, saan mo gagamitin? Wala talaga. Wala, di ba? So, paano ako mag-i-improve pag nanood ka ng movie? Hindi, ano siya eh? Hindi, ito, paano mo yan, ano? Halo-halo siya kasi, aside from watching movie, you have to listen to rap song, then you have to read, you have to write. Ano, because I'm Slim Shady as I'm the real Shady, all you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Ano? Hindi, sabihin mo sa akin, ano, rap song? Wala talaga. Will Smith don't give a curse in his rap to sell records, but I do, so fuck him and fuck you too. Ano? Hindi, I mean... Ganon? Hindi kasi... Ano siya, yung, parang yung, sa pandinig ko kasi, sa naranasan ko talaga, yung kasagsagan ng, ano, yung basta-basta ako nag-a-apply. Ganto kasi. Na ano ko siya pa, yung bilis na basta salita, na ano ko, na nakukuha ko agad.
unlike pa, hindi ako nakikinig ng mga rap songs. O, mabilis ka magsalita. May kaya kang sabihin. Foundational. Foundational. Yung baby, pag binigyan mo ng kotse, kaya ba niyang, ano, kaya ba niyang magtrabaho kung baby pa siya at binigyan mo siyang kotse? Hindi. Lang kwenta, di ba? Oo. So, yung rap, ano, wala pa yan. Napaka-advance na yan. Naka-advance na siya? Kung yung yan, yung bilis ng pagsasalita, wala ka ng basic, hindi mo nga kaya magsulat eh. Talagang, yun, tamang-tama lang talaga na hindi. Tapos mag-ano ka, tapos maghahanap ka ng advance, maghahanap ka ng ano, diba? Basic muna. Kaya, yun nga, yung sa internet. O, manood ka. San galing yung advice? Sa YouTuber. YouTuber ang nagbibigay ng ganong advice. San ba galing pera ng YouTuber? Pag nanood ka ng nanood. Kaya, ipipili talaga nila yun. Manood ka. Manood ka ng movie, manood ka ng ganto. Diba? Maliit talaga, no? Sinong linoko mo? Ang pera nila galing sa watch time. Kung maraming nanonood ng ano, maraming nanonood ng video, marami silang pera. Kaya nga, pag nag-search ka sa YouTube, 90% ng mga YouTube channel na nagsisilabasan, anong ginagawa? Tuturuan kita kung paano matanggap sa call center, tapos may mga sound effects pang kalokohan. Tapos, wala siyang sasabihin sa'yo. Sa dulo, may magbibigay lang siya ng isang tip. Pero, manonood ka ng 20-minute video, manonood ka ng 30-minute video, wala siyang sasabihin sa'yo. Tapos, laging yung, ano, yung tawa na sound effect na naririnig mo sa Itbulaga, maririnig mo doon pa ulit-ulit. Nakarelate ako. O, diba? Linuloko ka lang nun. Pinagtitripang ka lang niya. And ang dami niyang views. Nasa milyon na yata yung views nun. Pero anong ginagawa niya? Linaloko ko lang niya. Diba? Ano tawag dito? Parang kilala ko yung sinong... Oh, si Joe Pardy. Tama ba mo magpanggit ko ng pangalan? Oh, si Joe Pardy yun. Oh, Joe Pardy, di ba? Oh, tsaka yung mga ibang ano, yung mga ibang gumagaya sa kanya. Oo. Na puro ano, na ganun din. Puro sound effects, puro kalokohan na ano. Oh. Puro edited. Ano ba yung tinuturo niya talaga? 'Di ba? Magbibigay ako ng tips, magbibigay ako ng hacks. Gago, hindi mo maluloko yung HR. Pero alam mo, tao dito, parang dati ano, nung nagsisimula pa lang ako, parang naging ano siya, yung motivation ko. Kasi yung itong mga kasama ko dito sa bahay, pinagtatawanan ako, ganyan-ganyan. Pero pag, since nang napload ko yung video niya, parang na-motivate ako. Yun nga lang, alam mo yung salitang malakas ang loob, mahina at tuwod. Parang ganun ako. Oo, wala naman kasi siyang tinuturo talaga siya sa'yo eh. Oo, wala talaga siya tinuturo. Ini-encourage ka lang niya. Oh, ito, gawin mo to, sabihin mo to. Sige, try mo. Sabihin mo yun, anong mangyayari sa'yo? Pero, alam mo coach, ang kagandaan lang sa akin, yung pinipush ko nung pinipush yung dreams ko talaga, unti-unti, nalalaman ko yung mali ko, mali ako sa ganito, tapos hindi ko napapansin, nag-i-step up na ako until ito na nga, andito na ako sa program mo, feeling ko talaga, nag-i-step up na ako. Anong date ka nag-enroll? Hello? Anong date ka nag-enroll? December 27 last year. Oh, ito ha. Lahat yan, may, ano, yung training na in-enrollan mo, may deadline yan. So, huwag mong papatagalin. Bala ko nga, i-extend ko pa. Paano price yan? Ang pressure yata ngayon, 487. Ah, oh, 487? Extend lang? Hindi, ano, repeat na. Kasi, ano eh. Paano repeat? Kailangan 90 days lang yung, ano, 90 days lang yung training. 90 days Hello? Lang, 90 days yung allowance na binibigay namin. Tapos, pang ilang weeks ba yung in-enroll ko dati? 6 weeks.
6 weeks. Hmm. So, hindi pa ako natapos ng 1 week. Bali, may 5 weeks pa ako. Oo. Then, kung mag-i-extend ako, ba't hindi mo nalang tapusin yung ano, tapusin yung mga writing mo? Writing? What do you mean writing? Writing. Ah, writing. Oo, kasi may pinagawa naman kami sa'yo eh. Oo, yun nga, yung, kakatanggap ko lang 2 weeks, yung, itong, ano, week, second week, di ba, kakatanggap ko lang ng second week. Teka lang, anong kakatanggap lang? Anong date pinadala yon? Last week yata yun, last week. Oo, diba? Last week pa. May mga students kami, 1 week, ano, 1 week tapos na sila. Mm. Or yung iba nagtatagal ng konti, minsan inaabot ng 10 days. So, ang training mo, ang allowance na binibigay namin sa'yo, 90 days. Bakit 90 days? Kasi parang doble. So, kung kunyari, hindi mo kaya magsulat every day, every other day ka magsulat. Or kung weekend ka lang pwede magsulat, weekend ka magsulat. Ang haba ng 90 days, 3 months yun. Oo, 3 months nga. Oo. Hindi kasi... 3 months na yung binigay namin. So, 2 months ka na, December 27. So, sabihin mo, January ka na nag-start. March na ngayon, no? Tapos isang linggo pa lang natatapos mo? Hindi kasi, unang-una kasi dito sa bahay, yung misis ko kasi negative talaga. Doesn't matter. Nobody cares. Ano na tayo? Pag nag-apply ka sa trabaho, ito, reality lang. Pag nag-apply ka sa trabaho, tapos hindi ka motivated, and nag-absent ka, or na-late ka, kasi napaka-negative ng misis ko, tatanggalin ka pa rin nila. Yun pa rin ang ending. Ang call center, ang reason kung bakit napakataas ng bayad sa inyo, eh napakataas din ng responsibility na binibigay sa'yo. Bawal ka mag-absent. Diba? Bawal ka mag-absent. Kailangan mo mag-English 8 hours a day, bawal ka mag-absent. Yun yung summary ng call center work. Kailangan mo mag-English every day, kailangan mo makipag-usap sa Amerikano, night shift ka, bawal ka mag-absent. Yun lang. Pero pasensya na kasi ngayon ko lang nakuha yung rhythm ko eh. Hmm. Ngayon ko lang nakuha yung... Sinasabi ko lang sa'yo. Sinasabi ko sa'yo na... Ngayon ako nag-aabol. Yun nga, nahabulin mo kung hanggang saan ka aabot. Kasi, ang mangyayari niyan, pag nag-deadline, edi tapos na, itatanggalin ka na ng IT dun sa system namin. Kahit ma-extend pa ako? Hindi, pag nagbayad ka, i-extend ka nila. Bibigyan ka ng bagong account. Pero kung ano, yung binayaran mo talaga is 90 days. 90 days. Mm-hmm. Kaya nga, pinipush ko nga ngayon eh. Kasi sa totoo lang ito talaga. Ito rin kasi yung important dyan. Kung, kunyari, magbabayad ka, let's say, nag-take ka ng class sa ibang lugar. Nag-take ka ng ibang class. Kunyari, nag-hire ka ng English teacher para i-tutor ka. Mm. So, ang agreement natin is gantong araw. Nagbayad ka na, ang agreement natin, gantong araw. Magkikita sa Starbucks, magse-session kayo doon. Tapos ininjan mo. Ano mangyayari sa bayad mo? Sayang talaga. Diba? Pero, Kevin, ako kilala ko ng sarili ko eh. Alam ko naman na islong ako, mahina ako, then dagdag pa tong environment ko. Kaya kung ano, ang sa akin lang talaga, kung saan ko makikita yung rhythm ko, doon talaga ako magsisimula. Ngayon talaga, pinupush ko siya talaga ngayon. Pero kung ganyan-ganyan din naman, pero okay lang. Lahat naman ng negative sa paligid ko, inaano ko eh. Basta, ang alam ko lang talaga ngayon, sa lahat ng ginagawa ko, nagle-level up ako. Hindi ka tulad dati, gaya ng sabi mo kanina, yung mali yung pinapanood ko mga video sa YouTube, ganyan-ganyan. Mm. Oo. Nandun na nga. Masaya naman ako dahil I finally realized talaga na mali talaga yon. So, ibig sabihin, nagre-level up na nga ako ngayon. Kasi dati self-study lang ako eh. Wala akong teacher. Sinasabi ng asawa ko, tagal-tagal mo nag-a-apply, nagpa-practice, 3 years ka na, ganyan-ganito.
ang tanging sagot ko lang, kasi wala akong teacher, wala akong nagtuturo sa akin. So, ganun. Oh, eto. Ed. Masaya talaga ako na nakilala talaga kita. Ed, ito yung ano, ito yung napakahalaga. And ito rin yung dahilan kung bakit maraming ayaw kumuha ng teacher. Mm. Bilang instructor mo, sasabihin ko sa'yo, okay, ang problema mo, wala kang teacher nung una. O nung nagka-teacher ka, nung nagka-instructor ka, anong ginawa mo sa writing activity? Hindi, mali ko rin kasi. Alam mo kung bakit? Una, binasa ko yung definition mo. Ang daming definition na nito ako. Then, pangalawa, hindi ko alam kung saan ako umuha sa English. Pangatlo, itong sa environment ko, ang haba ng bakasyon ko, nagbabantay na ako ng bata. Ilang batang binabantayan ko. Then, ito ah, ito pinaka-importante. Sa gabi lang ako, nakakapag-self-study. Sa gabi ko lang natututukan yung lesson mo. Just imagine, 10 o'clock, kung kailan sila tulog. Doon ko natututukan yan. Paano kung umiyak yung anak kong 3 years old, magpapatimpla ng gatas yan? Si Mrs. pagod sa negosyo, ako magtitimpla. Inaantok pa ako yun. Pagdating pa ng umaga, ang init ng ulo ko, na-stress ako sa mga anak ko. So, kung hindi mo naiintindihan yung kalagayan ko, syempre, ako lang nakakalam ang sarili ko eh. Diba? Pero pinupush ko pa rin to. Kahit na anong sabihin mo sa akin negative, magiging makulit na ako. Kailangan mo talaga i-push yan. Kasi, ganun eh. Kung hindi ka nag-push, diba, yung sitwasyon na dine-describe mo, parang feeling ko, naiisip mo, parang feeling mo nasa impyerno ka na sa hirap ng na-experience mo. Oo, kasi motivation talaga eh. Magiging ganyan yung buhay mo forever. And palalaya ng palala kung hindi ka magbabago. What do you mean hindi ako magbabago? Hindi, kung hindi ka magbabago, yung sitwasyon mo hindi magbabago. In fact, magiging mas malala pa yan. Nagagets mo? Paano mo nasabi? Ang unang lesson na tinuro sa akin ng mentor ko, eh lahat ng reklamo mo sa buhay, ikaw gumawa nun. And lahat ng, tawag doon, lahat ng masasakit na experience natin ay resulta ng neglect. Neglect? Ang Tagalog sa neglect? Pagpapabaya. Pagpapabaya. Oo. Ganito ah, sandali lang ah. So do you mean to say, hindi ako aalis sa ano ko, sa comfort zone ko? Hanggat hindi ka nag-i-improve. Itingin ko itong pangarap ko, dinahayang magabantay na lang ako ng bata, mag-aaral ako mag-tricycle para may makatulong yung misis ko sa pamamalengke sa madaling araw. Yung ba yung ibig mo sabihin? Ipupush ko na lang yung kukuha na lang ba ako ng lisensya? Ganito. Sinasabi ko, pag hindi ka nag-improve, yung sitwasyon mo hindi magbabago at unting-unting lalala. Ngayon, kung mag-i-improve ka, pwede mong baguhin yung sitwasyon mo. What do you mean mag-i-improve? Mag-i-improve sa pag-aaral ko, sa dreams ko, sa pag-i-English ko, or sa pakikisama ko dito sa ano, sa family ko, sa mga anak ko? What do you mean? Malawak. It sounds like na kailangan mong gawin pareho. Hindi ako multitask sa tao, hindi ako ganun katalino. So, pagka ano, kung ano lang ginusto ko, I mean, pagka kung ano ang ginusto ko, dati hindi ako marunong mag-type. Partida pa yung kanang little finger ko, hinliliit ko, hindi ko magamit. Pero since na nag-aral ako mag-type, wala akong tutor. I mean, ang tutor ko lang si ano, typing master. Awa ng Diyos, nakaka 25 words per minute na ako. Okay, maganda yan. Paano mo maano yun? Maganda yan. So, meron ka ng isa. Oo, yun nga eh. Oo. Asan na yung sinasabi mo dun? Yung improvement nga. Di ba? Asan yung improvement? Kaya maraming ano eh, I mean, maraming may edad na tao na gusto umalis sa comfort zone nila, nahihirapan. Alam mo yun? May kabarkada ako na may kaidaran ko, tapos gusto mag-call center. Tapos siya sabi niya, mahirap daw kasi mag-aalaga siya ng mga bata. Sa bahay daw, hindi katulad nung pag yung bata pa,
di ba? Mga estudyante, di ba? Focus lang sa isang bagay. Hindi katulad ko na ganito ako. Marami talagang ano, obstacle tsaka mga ano, maraming balakid, di ba? Kaya hindi mo ba pwedeng, hindi ko alam yung sinasabi mo improvement. Madami kang pwedeng gawin para mag-improve. Madami kang pwedeng gawin para mag-improve. So ano? Dito sa goals ko, sa task ko, kasi mahirap talaga. Mahirap talaga, lalo na ganito lang ako, tapos pag ano, itong pangarap ko na mag... So, do you mean to say na stop ko na itong dreams ko? Diba? Dine-describe ko sa'yo kung ano yung nakikita kong obstacle mo. Hindi ko sinasabing tumigil ka. Although, pwede ka tumigil kung gusto mo. Wala akong plano. Wala akong plano. So, wala talaga akong plano. Ang main purpose ng instructor or ng mentor is i-point out kung ano yung pinakamalaking obstacle. Kasi minsan, ang beginner, hindi nila alam kung ano yung problema nila. Akala nila iba yung problema nila, pero iba pala talaga yung problema nila. Diba? So, bigyan kita ng example. So, nung bata ako, ang isa sa mga nagiging problema ko dun sa mga trabaho ko, eh, madalas din akong malate. Madalas ako malate sa trabaho, and ang dami kong excuse, ang dami kong palusot. Mahaba yung biyahe, nakakapagod yung biyahe, ang dami kong kailangan gawin sa trabaho, pagod na ako sa trabaho, pagod pa ako sa biyahe. So, hirap pa ako matulog. And ang dami kong responsibilities, independent ako lang mag-isa. Yun yung inaano ko, yun yung mga reklamo ko kung bakit ako nalilate. Hindi ko ma-manage yung buhay ko. Tapos, medyo nagsusulat na ako nun eh. Gino-journal ko kung ano yung ginagawa ko. Tapos, napansin ko, sinulat ko pala dun sa notes ko yung gastos ko for the past ilang months. It turns out na nagpupunta pala ako sa computer shop. Naglalaro pala ako ng 4 oras, minsan 5 oras. Naglalaro ako ng games. Hindi ko na-realize na kaya pala ako pagod, kaya pala ako puyat, kaya pala ako nalilate. Kasi naglalaro ako. Ine-entertain ko yung sarili ko. Naghahanap ako ng way para sumaya ako or at least pampatanggal ng stress. Pero ang ending pala, 4 oras, 5 oras pala ako sa computer shop, sa laruan. Well, ako hindi ako ganun. Pag natrabaho ko, may SMS, kayo Superior Maintenance Services, kahit kailan wala akong naging kaso dyan, tumagal na ako 10 years. Mm. 10 years na akong empleyado ng SMS. Kaya yung sinasabi mong ganyan, ako talaga going straight talaga ako. Siguro nakikita ko lang talaga sa sarili ko, mahina ako. So, ang tanging paraan ko lang talaga para makasurvive, focus. Which is na kinakalaban na sarili kong family. Kahit sila, lahat sila eh. Mga negative sila sa pangarap ko. Ano bang pangarap mo? Ayun, maging call center agent niya someday. Ano sinasabi nila sa'yo? Siyempre, pinatatawanan nila ako dahil para-paro lang kami mahihirap, para-paro lang kami ganito. Diba? Eh, ang tanging, hindi ko pinapansin yun. Unang-una dati nag-networking ako, ayaw din ni Mrs. Negative siya. Hindi talaga magandang networking eh. Marami akong kilalang naloko dyan eh. Hello? Hindi talaga magandang networking. Marami akong kilalang naloko dyan.
marami talaga, marami na silang pamilya. Ako naman kasi, hindi naman ako nag-networking, kundi ako nanalo sa, tawag dito, sa raffle, na I didn't expect na nanalo talaga ako. Just imagine, ha? Alam niyo sa Sub-44 dati, yung mga namatay? May parapol yung mga pulis sa embassy. Ganyan na nga, di ba? Sumali. Nagulat ako. Meron akong certification ng pared. So, sa madaling salita, pinoconvert to cash ko yun. So, anong gagawin ko sa 20,000? Eh, ang tawag naisip ko, sakto na yung kababata ko nag-text sa akin. Ganyan, ganito. Tagal na namin din nakita eh. So, yun ang naisip ko mag-invest. So, walang nangyari. Tapos, andyan pa yung mga, ang tawag ito, yung mga kaibigan ko na nagsasabi sa akin na huwag kang makontento sa buhay mo. Kailangan mo mag-push. Unang-una, ang dami mong anak. Kung manatili ka lang sa, yung mga natutunan ko sa networking naman, kung manatili ka lang sa comfort zone mo, wala. Kailangan mo mag-isip. Hindi habang buhay, janitor ka lang, Ed, sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko. Kaya, which is na, total, yung pagkapanganak na pagkapanganak pa lang ng anak ko sa pamilya, may nakilala ko headhunters doon. Kinausap ako. Yun. Since then, simula na yun, pinupush ko na talaga. Hello? Hmm. Yun. Kaya, pasensya na kung makulit ako, ha. So, marunong ka na mag-type? Ang problema mo na lang ng English. Ang huling apply ko nga sa call center dati, wala akong alam sa non-voice. Basta apply lang ako ng apply. Natatawa nga ako eh. Sabi sa akin ng babae sa MOA, okay ka pa sa non-voice? Sabi ko, oo. Ay, English yun ah. Sabi ko, oo, okay ako. Nagulat ako, dinala ako sa global. Pagdating dun, pinagtatype ako. Eh, nasanay lang ako sa laptop. Iba pala yung pagsanay ka sa laptop din pagdating sa keyboard ng computer. Doon bumagsak ako, sinabihan ako ng ganyan-ganito. Mag-download ka ba ako ng typing master, ganyan-ganyan. Yun yung huli kong apply. Okay, so marunong ka na mag-type. Ang problema mo na lang yung English. English talaga. And alam mo na wala kang mapupulot kung manonood ka lang ng YouTube or manonood ka lang ng mga movies. Kasi ang galing eh. Ang galing ng mga quote na napupulot mo eh. Pero hindi mo magagamit. Well, diba? Kasi kaya ako naman siya naging paborito dahil sa pag-i-strive ko sa buhay eh. Diba? Kahit puro negative. Simula nung napunod ko yung The Shock na yun, I mean, hindi ko siya talaga hindi ko siya nabantayan sa pag- Sa libro ko siya binasa. Inulit-ulit ko. Siguro, yung sa question na lang sa module natin, naging isip ako kung anong movie yung paborito ko. Siguro, sinabi ko na lang The Shock. Pangalawa na lang siguro si The Wolf of Wall Street. Sa pa yun. Yung kay Leonardo DiCaprio. Pangalawa na lang. Pangit ng movie na yun. Hindi ko pinanood yun. Ako naman, kaya ako na pinanood yun. Hindi sa nagustuhan ko del bastos, ganyan. Nagustuhan ko lang yung kung paano yung tinuruan yung mga dati niyang kababata, di ba? Nung nagsisimula pa lang siya, di ba? Binigyan niya ng script. Kaya inuulit-ulit ko siya. Eh, naging swindler siya, di ba? Tapos nakulong siya. Yun yung ending. Oo, yun. Kaya itong week to na pinadala mo sa akin, nandun siya, sinulat ko si The Wolf of Wall Street. Pero sinabi ko na, hindi ko siya naging paborito dahil naging scammer nga si Jordan Belfort. Naging paborito ko siya yung nagsisimula pa lang siya. Nagpunta dito sa Pilipinas yun eh, nag-seminar siya. Hindi ko pinanood. Kahit ako naman dati, siyempre, estudyante pa lang ako, hindi ko pinanood yun. Pero, nag-collect lang ako ng mga movie na English nga, di ba? Tapos, pinapanood ko. So, ngayon, as far now, hindi na ako nanonood ng movie ngayon. Nakatutok na ako sa module mo, ganyan. Yun. Siguro dati, nung mga nagsisimula pa ako, nandun pa ako kay Teacher Laika, yung sa YouTube nga, di ba? Hmm. Pero nung, ito nga, ito, nung simula nung maano kita,
makilala kita sa Facebook. Dito na, dito na ako nakatutok, hindi na ako maano ng ibang ano, hindi na ako nanonood ng video sa YouTube kahit kay Laika at saka kay YouTube Party. Wala talaga yun si ano. Yung kay Laika maayos eh. Oo, kay Laika maayos, pero parang iba yung kay, sa bang iba-iba yung kay Laika eh, iba-iba yung lesson doon. Oo. Diba, iba-iba kasi may, yung siya sabi yung pikat, yun yung mga di ko maintindihan. Ano yun? College entrance exam yun. Alam ko, ang pagkakaintindi ko, yung channel ni Laika is paano pumasa sa college entrance exam. Tapos nagbigay na siya ng mga ibang tips na kung paano maghanap ng trabaho. So, hindi siya pang call center lang talaga. Although, parang nagbigay yata siya ng mga example. Siguro, I mean, yung ano, dati na, tawag dito, na-obsessed na ako. Tapos nung mabasa ko yung post niya na, Read. Magbasa na magbasa. Siguro hindi pa kita na ano yun, nakikilala sa ano sa Facebook. Yun talaga, ginawa ko rin inspiration yung magbasa na magbasa na magbasa. So, as for now, nakakatatlong libro na akong natapos. Bukod kay The Shack na libro, awa na Diyos, nakakatatlo na ako. Hirap din kasi magbasa pagka ganito, ang dami mo commitment sa bahay. Nakuha mo na ba yung libreng libro ko? Wala pa. Pero pala kung bibili ako ng mga books mo. Hindi, meron akong libreng libro. Yung isang libro ko naka-release. Nasa website yun eh. Click mo lang, download my free book. Ay! Kasi ang sinasabi mo yung... Ano? Sa software? Oh, yung digital. Sandali lang ha. Balik ako. Digital? Gusto ko kasi yung hard copy. Para, kasi ang search lang ng ano ko eh, cellphone lang talaga. Ng internet ko, cellphone lang. So, si laptop lang, more on pang ano lang talaga yan, pang typing ko lang. Binili ko lang naman yan dati nung naging networking ako eh. Okay, Yung free book ko, digital yun, pwede mo i-download yun. Pwede mo basahin sa cellphone mo. About anong story yun? Ano yun? Inspiration or sa hindi, ano? Kailangan mo yun para sa sitwasyon mo. As in, sakto yun. Sakto yung sinulat ko para sa sitwasyon mo. Pag nagpunta ka sa website ko, callcentertrainingtips.com, pupunta ako din ngayon. So, callcentertrainingtips.com. Pag nag-scroll down ka, hindi ko pa nalalagay. Pero, kahit alin dito sa mga lesson na to, pag nag-scroll down ka sa baba ng lesson, sa... Diba, pag binasa mo yung lesson hanggang dulo, sa website. May nakasulat dito, download my free book. I-click mo lang tong download my free book. Hello? Download my free book. Sa free book? Oo. I-download kayo mamaya. Sa ano lang yun, callcentertips.com. Callcentertrainingtips.com. Trainingtips.com. So, yun. Mag-click ka lang ng kahit anong lesson doon, tapos download my free book na sa baba. So, yun. Kailangan mo to. Kailangan mo tong book na to. Idagdag mo to dun sa lessons mo. Napakahalaga na makuha mo yung copy ng free book na yun. At na ano ako, nakukuha
dun sa ano, sa isang, yung sa second week na ano, anong nakalagay dun? On character. Na, kung naalala mo. O, kailangan mo sagutan yun. Hello? So, hindi ko siya ino. Hello? Ah, wala yung signal. Hello? 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 Hmm. I mean, yung sa ano, yung sa second, yung sa week 2, nandun yung sa more on character yata yun. Oh, kailangan mo sagutan lahat yun. Sagutan mo kung lahat yun, oo. So, ito. So, babasahin natin yung mga sagot mo. So, yun. Sabi mo, my name is Ed. I used to be a networker, but I didn't force myself. As a networker, you need to invest time. I didn't push myself into it because my wife is a negative thinker. Teka lang. Zoom in ko para mas kita. I work in as a cleaner under the agency of... Ay, kilala ko tong company na to, ah. Kevin. Hello, Kevin. Mm. Kevin. Ah. Nakalimutan ko sabihin. Pwede ba, ano, pagbanggitin yung kung saan ako nag-work? Okay lang si banggitin mo. Pero si, ano, wag na wag mong banggitin on air. Okay, pwede. So papatanggal kasi, ko to. Ang tawag dito, ano siya, bawal sa amin. Okay. Ganun. Okay, sige. Papatanggal ko to. Nakalimutan ko sa haba ng pinagkwentuhan natin kanina. Hello? Ah. Di ba limbanggitin mo nalang kung ano yung pangalan ko, pero si ano, kung saan ako nag-work? Hindi, Ed lang yung sinasabi ko dito. Hindi kami nag... hindi ako naglalagay ng last name. Sige. Tapos? Itong under the agency... Dapat complete mo yung sentence. I work under the agency of name ng company. So, incomplete sentence kasi to. Incomplete pa siya. Oo. So, my dream is to become a call center representative. So, sulat mo sa notes mo, capitalization. Kasi yung representative, hindi to capital. Yung call center din, hindi rin to capital. Not only for myself, but also for my family. Hindi to complete sentence, so kailangan mo ayusin to. I am a hardworking person. Okay. If there's one thing I want to achieve, no matter how hard it is, I'm sure I will succeed. Parang malabo tong sentence na to. O, paano naging malabo? Matibig grammar. Lesson 7. Basahin mo ulit yung lesson 7. Naka-explain yun dun. Even I'm not young, I have a solid motivation that can bring success in your company. I studied auto diesel technology in the year 2002 to 2004. My course is auto diesel technology. Tama nga. At the time, I was a working student. I have the opportunity to graduate in the time. But in some difficulties and false beliefs, I quit. Ito problema sa ano eh. Sa? Networking. Marami silang tinuturo na motivational sa'yo, pero hindi ka nila binibigyan ng totoong skill. And... minamanipulate nila kayo in a way na madali kang utuin. Na ang sagot lang sa problema mo ay positive thinking. Oo, yun nga. Yun na siguro. So, yun.
Okay naman yung sagot mo sa 2? Sa activity 2? Lesson 3, bakit importante ang pagbibigay ng instructions? Siyempre nga, para hindi maligaw yung ano, para hindi maligaw yung binibigyan ko ng instructions. Okay. Ano mangyayari pag naligaw yung binibigyan mo ng instructions? Siyempre, magagalit sa'yo. Sa call center, 90% ng trabaho mo ay magbigay ng instructions over the phone. Diba? Parang yung ginagawa ko ngayon, nagbibigay ako instructions over the phone. Hindi mo ako nakikita, wala tayong visual aids. Although, rene-record ko yung video para makita mo sa susunod. Pero, yun nga. Ang tawag doon? Kailangan clearing instruction. So, ito, how to commute to an office. Ride a jeepney from Ciudad des Strike going to Jollibee Molino. Ride in a van that will go straight to Ayala. San siya sasakay? San siya sasakay? Doon mismo sa ano? I mean, sa may Jollibee Molino. No, hindi. Kailangan mo lagyan ng sentence doon. At when you get to Jollibee Molino, there's a terminal or there are vans waiting. Diba? Hindi mo sinabi yun. Sinabi mo lang, sakay ka lang. Sakay ka ng van. So, shortcut yung ano mo. Yun yung problema, shortcut. Yung instructions mo. Ang maganda dito, meron kang landmark. So, meron kang street name, pero medyo shortcut ka pa magbigay ng instructions. Or ride a jeep that will go to Baclaran. From Baclaran, find another jeep going to PTIX. So, find. So, hanapin mo, ano, paano ka pupunta? Hanapin mo na lang. Diba? So, hindi siya clear. Diba? So, kunyari, dun sa trabaho mo, yung isang boss, sabihin niya, Ed, ano, may natapon sa office ko. Nasaan ba yung map? Ako na bahala. O, alam ko, busy ka. Saan nakalagay yung map? Pwede mo ba sabihin sa boss mo na, nandyan lang, boss, hanapin mo na lang. Bahala ka na dyan, hanapin mo na lang. Gamitin mo yung mata mo, boss. Hindi, di ba? Sige, boss, nasa pangatlong kwarto, nasa pinakakaliwa, nandun po yung mga malilinis na map. Huwag po yung kanan, kasi yung kanan madumi. Yung nasa kaliwa po yung mga bagong linis. Di ba? Yung clear instructions versus mga shortcut. So, number one, kailangan mong i-avoid yung shortcut pagdating sa pagbibigay ng instructions. Okay? Okay. In PTIX, ano tong PTIX? Hindi ko alam saan to. You can ride a bus going to EDSA and Ayala. So, kailangan mong i-explain. Oh, only if you have a beep card, you can buy a beep card in the designated area. Saan ko gagamitin yung beep card? Oh. Yun yung kulang sa mga instructions. Ang recommendation ko, panoorin mo yung mga sample. Mga sample video? Oh, dun sa mga sample na video, nag-aano kami, parang ine-evaluate namin yung mga instructions na sinulat ng mga ibang student. Okay, sige. When the time you are in EDSA Ayala Shoemart beside hindi sentence to. When the time you are at EDSA Ayala Shoemart. Hindi to sentence. Parang tanong. Malabo to. Atras tayo ng sentence. Go outside the terminal and wait for a while. Some buses that have conductor are passing outside the terminal. Anong gagawin? Mag-aantay lang ako. Hindi, kasi, ano yun eh? Tama, mag-aantay ka. Ano siya? Tawag dito ng... tapos, ano ang antayin ko? Yung bus. O, bus.
O ano signboard ng bus na hinahanap ko? Hindi ko po sila Makati. Di ba Ayala? O, hindi ko alam eh. Ay, sorry. Sorry. Galing sa instructions mo lang to. Hindi ko alam. Okay. Sabi mo lang dito, oh, pag nasa Ayala ka na, dapat sabihin mo, nasasakay ako ng bus papuntang Ayala. Diba? Tapos nagbibigay ka ng maraming options, pero hindi naman malinaw. O, let's say sinabi mo, merong papuntang Baclaran. O, ano yung PTIX? Bus going to EDSA Ayala. So, yun, i-organize mo yung sagot mo. Diba? Nagigets mo yung kulang dito? Kasi, just in case hindi mo alam, interview question to. Hinahanda kita sa interview question. Diba? Tanong to sa call center. Paano ka nagpunta dito? O, paano ka magbigay ng instruction? Malinaw ba o malabo? Kailangan ko ba ilutang dito, ilisen to? I mean, edit ko rin, tapos ilisen ko rin sa'yo. Oo, oh, ayusin mo, tapos padala mo ulit. Ah, sige, sige. Pero mag-start ka na rin dun sa 2. Oo, mag-start na ako sa 2. Nasa lesson 3 na yata ako. Oh, tuloy-tuloy lang yun. O dun sa favorite song, anong problema natin? So what's your favorite song? I heard this song back in 2004. This is obviously a love song and I just confused. Not only are their songs great, the band South Border has a new vocalist. So hindi mo sinagot kagad kung ano yung song. Sinabi mo kagad yung band. When the first time I read the lyrics of the song, the lyrics are great and the way they sing is perfect. The lyrics have a good message. So, ano yung song? Ano yung song? Rainbow. Putek, walang song. Hindi mo man lang sinabi yung title. Diba? So, kailangan maayos din yung story mo. O, ito na yung The Shock. Oh, ikaw naman magbasa. Ikaw magbasa ng The Shock. It was the movie titled The Shock. When Mac was young, he always beaten by his dad, especially his mom. When his father drunk, he thought the elder in their church could help her mother. He confessed and made his father angry. He was punished to tie in the tree while it's raining by his father, using his belt and verses from the Bible. He made the decision to stow away. But before he did this, he poisoned his father. As a grown-up, McKinsey was a successful in his job. He was content in life that every man could wish. But all of a sudden, this was changed. When his daughter Missy kidnapped and murdered. These are the reason why Mac hated the God. Time passes, but Mac is unable to get past the tragedy. It affects his relationships with the rest of his family. One day, a mysterious note turns up in his mailbox, asking Mac to see him in the same shop next weekend. And he meets the God, Jesus, and the Holy Spirit. After he talked to the three in 3 days, Mac learned to forgive and gain some closure regarding Mrs. Death. Okay. Ang dami natin ayusin dito. Mas maganda kasi kung Google Docs mo sinulat to eh, para makapagsulat ako din sa sagot mo eh. Pag submit mo ng susunod na sagot, ilagay mo sa Google Docs, huwag Microsoft Word. Okay. Marami akong kailangan i-explain sa'yo sa ano, sa grammar. Dito ko na lang siya. Dito ko na ito tayo sa cellphone ko. Hindi, wag sa cellphone. Sa computer. Google okay. Docs ngayon gamitin mo. Hindi ako nakapag-download ng Google Docs sa
laptop ko parang... Hindi, sa laptop, hindi ka magda-download. I-access mo lang yun online. Ay, access ko lang siya online. Oo. Parang Gmail lang Google Docs. Hindi mo kailangan i-download, hindi mo kailangan i-install. Hindi, habang nagpa-type ako, nakapag-type. Oh, nandun yun. So, nakikita ko siya. Hello? Kailangan mo matutunan yung Google Docs na yan kasi ano, part yan ng modern na skill. Tsaka isang nakita kong problema pag ano, pag nagiging active sa networking or na ano ka sa networking. Na-expose. Na-expose ka sa networking. So, binibigyan ka nila ng maraming magandang motivational ano bullshit. Pero, marami rin silang... So, yun, ini-increase nila yung ambition mo. Tapos, tinuturoan ka nila na isacrifice mo yung relationship mo sa ibang tao para makuha mo yung ambition mo. Tinuruan ka nila na i-label yung mga tao na negative kung hindi kayo magkasundo. Tinuruan kanila na, ay, iba yung mga yan, mahihirap yung mga yan. Huwag mo silang gayahin mag-isip. And pag na-internalize mo yan, masisira yung relationship mo sa mga tao. So, eto may iba lang ako ah. So, do you mean na hindi ako, babalik na uli ako sa ano ko? Sa, I mean, sa comfort zone ko. Yung ba yung ibig mong sabihin? Hindi, sinasabi ko, kailangan mag-ingat ka dun sa mga... Paniniwala. Ano. Oo. Kasi, yun nga, di ba? O, tinuruan nila kayo na ano, ano ba yung magandang mapupulot mo sa networking? Tinuturuan ka lang nila na, ay, kailangan marunong ka magbenta. Yun lang. Oo. Yung pinakamahalagang lesson sa networking, kailangan marunong ka magbenta. Kasi pag hindi ka marunong magbenta, hindi ka kikita. Diba? Instead na nakaasa ka lang sa sahod, maganda kung marunong ka magbenta. Kasi kung marunong ka magbenta, eh pera ka. Kasi lahat naman ng tao sa networking, yun yung mga tao na marunong magbenta eh. Diba? Lahat ng tao na bulok magbenta, sila yung mga tao walang income. Diba? Sa context ng networking. And yun lang. Pero ang dami nilang hinalo na, eh, negative sila, huwag mong pakinggan yan, ibang tao yan. Dream stealer ang tawag dyan. Alam ko yun, kasi ang dami ko nang na-attenda na seminar eh. Alam ko yan. And nakapagtrabaho rin ako sa yung nag-host ng events para sa ganyang klaseng kumpanya. So alam na alam ko yung mga spiel nila, yung mga... tinuturo nila sa'yo. So, sisiraan nila yung boss mo, sisiraan nila na, eh, wala kang future sa trabaho mo. Tama nga, nalalo ko. Mali! Alam mo kung bakit? Nung nag-start ako maging freelancer, ang number one na nag-push sa akin yung boss ko. Ang nagbigay sa akin ng kliyente, ang nagbigay sa akin ng advice, yung mga boss ko dati. Ang gagawin ng mga networking, sirain mo yung relationship mo sa boss mo. Nagpapayaman lang naman yan dahil ano. Nagpapayaman lang yan, ginagamit ka lang yan. Wrong! Sila gumagamit sa'yo. Naalala ko. Yung mga networker ang gumagamit sa'yo. Kasi sa totoo lang, yung boss mo, gusto rin niya na mag-succeed ka kasi wala siyang pampayad sa future mo. Diba? Kaya nga nagbi-business yung tao para bayaran siya. Pero kung makakapag-succeed ka on your own, ang laking tulong sa kanya nun kasi hindi na niya kailangan mag-alala para sa'yo, di ba? Alam niya na in the future, pag matanda ka na, hindi ka kakatok sa kanila at hihingi ng pera. Di ba? Kaya gusto ng mga boss na mag-succeed ka. Just in case hindi mo alam. Di ba? And maganda talaga na pagbutihin mo dyan sa trabaho mo. Kasi, number one, kung magkakaroon ka ng sarili mong business, ang unang tanong sa'yo ng mga taong binibentahan ng business mo, at sino na ba yung mga nakatrabaho mo?
Pwede ko bang kausapin yung boss mo sa trabaho mo dati? Tapos tatanong ko kung anong klaseng employee ka? Diba? Eh sa networking, anong tinuturo nila? Eh, walang kwenta yung boss mo, piniparahan ka lang yan. Oh. Or, ano, yung mga family mo na hindi nag-sign up sa'yo, yung family mo na hindi ka binigyan ng pera, negative yan, wag yan, huwag kang lumapit dyan. Oh. O hanggang ngayon, dala mo. Pinag-uusapan lang natin, bro, yung writing exercises mo. Magsulat ka lang, yun lang pinapagawa ko sa'yo. Tapos meron ka ng ano, meron ka ng sinasabi sa akin na, yung pamilya ko negative, yung asawa ko negative, yung mga anak ko laging ano. Hindi. Well, naiintindihan ko na may pinapagawa sila sa'yo. Pero, yun nga, ang tinatanong ko lang naman, anong ginagawa mo dun sa mga oras na ano? Diba? Ang required lang naman, 30 minutes a day. Ano na yung nag... So, kung naka 2 months ka na, 30 minutes a day, so dapat meron ka ng 30 hours na nagsulat ka. Diba? Obstacle siya kasi, kaya ganun eh. Hindi obstacle yung pamilya mo. Sila yung number one na tumutulong sa'yo. Sila yung number one reason kung bakit bakit magsasucceed ka. Baliktad. Every time na iniisip mo na obstacle yung pamilya mo, ikaw mismo yung humihila sa sarili mo pagbaba. Pag nagpunta ka sa networking, ang sasabihin sa'yo ng mga tao, huwag ka na makinig sa pamilya mo, dito ka na lang. Diba? Ako hindi ako ganun eh. Sasabihin ko sa'yo kung ano yung totoo eh. Kailangan mo unahin yung pamilya mo. Bakit masasakit yung mga sinasabi sa'yo ng wife mo? Baka may pagkukulang ka. Baka mataas masyado yung goal mo, tapos hindi mo naaabot. Hindi ko naman inano eh, tawag dito. Hindi ko naman siya binigyan mismo ng ano eh, kalugit yung sarili ko ng deadline eh. Kumbaga... Yun nga, hindi ka nagbibigay ng deadline sa sarili mo. I mean, ang pinaka-deadline ko na lang, pag tumutong ako ng 40 years old. Kita mo, diba, ang tawag doon, sinabi ko sa'yo, kung yung tungkol doon sa deadline ng activities, ang unang reaction mo, ay mag-extend, magbabayad ako ng 500. Hindi, ganun. May oras ka pa, tapusin mo muna yun, diba? Nag-aalala ka kagad doon sa pagbabayad, ba't hindi mo na lang tapusin? Isulat mo yung kailangan mo isulat, diba? Na-surprise lang ako kasi sa laki ng price. Ang laki, six weeks kang tuturuan. Bro, six weeks kang tuturuan, mahal yung ano, mahal yung 480. Mahal ba yung 480 kung ang kapalit 6 weeks kang tinuturuan? Mura pa eh. Diba sabi mo dati, kung tutusin mura. Kasi nung nag-ano ko sa internet, nakikita ko, nalaki talaga dollars. Dollars talagang bayaran. Yung mga ganito, mga online. Diba? Online study. Ang number one na ano, ang number one na YouTuber sa tungkol sa call center ngayon, ang pangalan ng video niya, question. Ano po, mga? Yung number one na nag-share ng call center tips sa YouTube. Ang pangalan niya, question. K-W-S-T-Y-O-N. Parang yun yata yung spelling. Hindi ako sure kung... Teka lang. Iba yung ano? Babae ba yun? Oo. Morena na ano. Long hair. Parang nakita ko na yata. So, siya yung number one. And kilala ko siya. And sinasabi niya parang, tsaga mo naman, naniningil ka ganyan lang, tapos tuturuan mo na isang oras. Nakita na niya siguro yung mga video ko, kaya ganun. Paano nga talaga? Paano nga talaga sa inyo? Tataasan namin yung presyo, balak talaga namin taasan yun.
Pero ano naman kasi yung kapalit? Alam mo, pag natanggap ka, may 20,000 a month ka. Oo. Naiiwala naman ako doon. Diba? Naiiwala naman ako doon sa sinabi mo. Malaki talaga yung basic doon sa akin for the future. Kaya kung ano man yung English mo, kung ano man yung kailangan mong isulat para mag-improve ka na, ano man yung kailangan mong pakinggan, gawin mo lang yun. Huwag kang mag-focus dun sa obstacle. Mag-focus ka dun sa trabaho na kailangan mong gawin. Diba? Tandaan. Kasi hindi naman ano eh, hindi ka naman, ang tawag dun? Pag nag-succeed ka na, wala nang pakialam yung tao sa obstacle mo eh. Kailangan natin ayusin yung grammar mo dito sa ano. Una, kailangan Google Docs muna yung mga sagot mo. Para maayos natin. So, pronunciation, parang okay naman. Capitalization, no, yung Facebook mo, small f. Kailangan maingat ka sa mga maliliit na detalye. Okay. So, ito, one sentence paragraph naman, may space naman to. Ay, may question ako. Diba yung sinasabi mo na 7 to 11 words per paragraph? Per sentence. Per sentence. Ano ba, simula ba lesson 1 hanggang lesson 7, ano pa rin yun? Tignan mo kung ano yung ano, tignan mo kung ano yung mahaba, tapos iksian mo. Guideline lang yun, hindi yun eksakto. Pwedeng maging mas mahaba, basta ang importante, bawat sentence mo, isang idea lang. Ay, napuputol ka. Hello? 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 Nandito kasi yung anak ko dito sa taas namin, then baka mahulog dito sa hagdan, kaya hindi muna ako makalabas. Kaya ano eh, kaya napuputol ako kanina. Okay. Oh, ito. Mali ka dun sa lesson 7. Advantage of being a pet owner. Ano yung advantage sa trabaho? Hindi yung advantage ng ano, ng may pet ka. Gets mo? Ay, choppy ka, choppy. Sandali lang, ha? Sandali lang. Teka lang, ang mali nga yung intindi mo dyan. Yung advantages of being a pet owner, kailangan mo isulat yung advantage ng pagiging pet owner at yun yung magandang dahilan kung bakit gusto mong, kung bakit magandang mag-hire ng pet owner. Ay! Oo nga pala, no. Di ba lahat ng example ko ganun? Oo, mali.
na pag nag-hire ka ng ano, nag-hire ka ng marunong mahilig sa anime, pag nag-hire ka ng mahilig manood ng ganito, magandang mag-hire ng ganong klaseng tao. Diba? Yun yung main idea dito. Diba? Oh, ganun din yung sagot mo dun sa kasunod. Advantages of having children. Oo, ganun din yung sagot mo sa kasunod. Kailangan mo siyang i-relate dun sa kung bakit maganda mag-hire ng ganong klaseng tao. Diba? O, yung pinakahuli. O, ikaw magbasa nito. Itong ano, advantages of hiring. My name is Ed Brent. My goal is to become a call center representative. Even I don't have an experience as a call center representative, I know I can contribute a great works in your company. I am a hardworking person. I stay focused while at work. But if necessary, I can adjust very well. When I got interested in one thing, I give my all efforts to succeed. I believe in a quote, do your best and God will do the rest. To push my dreams to become reality, I can drop everything. I grow all challenges in my life. I always set a deadline for myself, especially if there's a task given by my parents or my teacher. I don't agree with I really don't want to, but I'm open to other ideas and suggestions. I'm a person always looking for an opportunity to do better and achieve greatness. I'm the biggest critic of my own work, but in a positive way. I always see an object in a perspective way. I get my wife and my brothers for my second opinion. I am open to learn new things. Age is just a number. Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. If I had a problem, I don't let it ruin my day. I just focus on one thing. I don't overthink on something that can destroy my everyday task as an employee. I am a person who is very dedicated to do everything. I am a person who is very dedicated to everything I do, especially at my work. I always make sure I am capable and responsible enough to handle everything that assigned to me. I believe I am a problem solver because I have the ability to research and study, so my recommendations are based on fact and study rather than guesses. I can be an observer outside of myself, or I can step out of the situation to see the issue in a different perspective. Even in a different obstacles, I can finish my work. I just set aside the problem and focus on my assignment. I just leave my problem at home and face it after work. I really love the task of what I am doing. I put my heart and soul, so there's no quitting no matter what happens. I always take the necessary steps to achieve set goals or targets. I stay calm and confident, especially if things were going well and the new world order at work is full of uncertainty. I'm interested in this job. What I see in this role, if I can come here and solve problems and accomplish my goal, I know I can develop my career in the way that I want to. Okay. Okay na. May mga words na napopronounce mo ng maayos. Meron ding mga words na kailangan ayusin. Tapos po. Hello? May mga words na kailangan kang ayusin. Yung sagot mo overall, ang dating sa akin parang re-research mo to. Oo nga. Pasensya na. Parang kumuha ka lang ng sagot ng ibang tao. Itong problema. Ang pumapasok sa isip ko habang naririnig ko yung mga sagot mo, totoo ba to? Ikaw ba talaga to? O, baka natuwa ka lang, tapos yun na yung linagay mo. Ikaw ba talaga to? Hindi, ayun na, hello. Habang sinusunod ko yan,
habang susulat yan, siyempre, hindi ako, aminin ba, hindi talaga ako yan. Pero, habang susulat yan, naiisip ko o na-realize ko, kailangan balang araw maging ganyan ako. Yun yung nano ko ba, iniisip ko. E di sana linagay mo, my goal is to become ganito. At least yun, totoo yun. Pero, ang hindi mo nasagot, ano ka ngayon? Diba? Kasi yun yung tanong eh. So, o sige, yan yung, ano, yan yung why you should hire Ed in 2030 or 2040. Diba? Siguro, sa 2040, ganyan ka na. Diba? Itagal naman yun. Bakit 2040 pa 2030? Eh, sabi mo, ano eh. Sabi mo, hindi ka nag-aano sa deadline. So, yun. Hindi naman. Isang taon na lang eh. Isang taon o dalawang taon na lang, mag-40 na ako. Pwede naman. May mga taong nakakapagsimula ng business at 60. Sobra naman yun. Ganun katagal. Ganun talaga. Sinong pinakamayaman sa Pilipinas in the past decade? Henry C., Gokong Wei, Lu Xotan. Ilang taon na sila? Patay na si Henry C. tsaka si Gokong Wei. Pero for the longest time, head sila ng kumpanya na matanda sila. Diba? Kailangan knowledgeable ka. Para pagdating ng time na hindi ka na makapagtrabaho, meron ka pa rin trabaho. Yun yung dahilan kung bakit nagbi-business yung mga nagbi-business. Para pagtanda nila, meron pa rin silang trabaho. Hindi yung passive income bullshit. Hindi totoo yun. Papauto ka na naman. Hindi na ako active. Hindi, yun nga. Kailangan natin sirain yung mga maling maling beliefs na napulot mo. Kasi pag hindi mo natanggal yan, yan yung lalason sa'yo. So, ano sabihin ko lang, pinupoint out po ba na I must quit on my dream? Ano ba yung ibig sabihin? O kita mo, yan na naman yung napulot mo yata sa networking yan eh. Bakit? Hindi kasi, curious lang ako kasi sa dami natin pinag-usapan, parang ganun yung sinasabi mo sa akin. Hindi naman ako nag-heart feelings. Kasi, di ba? Pero naisip ko lang, parang pinapoint at mo na ganun. Kailangan mong itugma yung goals mo sa skill level mo. So, do you mean to say, kung ano rin yung kaya ko ngayon, kasi wala akong skill eh. Eh, yan nandito na ako. Yung ibig mo sabihin ng skill level? Yun yung totoong hanggang doon ka lang ngayon. Pero pwede mong i-push yan. Bibigyan kita ng example. For the longest time, ang problema ko, hindi ako marunong mag-drive. Natuto ako mag-drive nung ilang taon na ba ako? 34 na yata ako noon nung natuto ako mag-drive. So after 1 year, natuto ako mag-drive. Yung first 6 months, bobo ako mag-drive. Sobrang bagal. Hanggang ngayon, mabagal pa rin ako mag-drive. Pero marunong na ako mag-drive. Nakakapunta na ako sa mga lugar. So kailangan, hindi porke wala ang skill, susuko ka na. Wala akong pambayad ng driving lessons. Ang tagal kong walang pambayad ng driving lessons, nagkaroon lang ako ng pambayad ng driving lessons ng 34 na ako. And nag-decide ako na mag-driving lessons kung may pambili na ako ng kotse. Tsaka na ako nag-driving lessons. So, wala sa isip ko na sabihin dun sa mga tao na, susuko na ako, hindi na ako kukuha ng kotse. Hindi! Ang sinasabi lang,
O mag-driving lessons ka pag may pambili ka na ng kotse. Magtingin ka na ng kotse pag may pambili ka na ng kotse. Ganun ba yun? Yun yung ano. So ikaw, kunyari, sabihin mo, o kulang pa ako sa skills, o di sige, mag-aral ka. Yan yung focus mo. Kalimutan mo muna yung pangarap mo. Mag-focus ka muna sa pagkuha ng skill. Kasi kung wala kang skill, hindi mo maaabot yung pangarap mo. Uy, hindi na nga ako, naging skill na nga ako. Skill muna. Kumuha ka ng skill. O, ang goal mo, yung mata mo, alisin mo sa pangarap mo, ilagay mo yung mata mo sa pag-aaral ng skill. Kasi pag yan, yung skill na yan, o, ano bang kaya mong, diba, sabihin natin English skill. Dun sa website ko, sinabi ko, may 10 level ng English skill. Diba? Pagdating mo ng level, ano, level 6, kaya mo na makipag-usap sa iba-ibang tao. Pagdating mo sa level 7, okay ka na. Kaya mo nang pumasok sa mga trabaho na nagre-require ng, ano, professional level na English. Ano yung level 8? Yung level 8, yun yung mga tao na napakagaling magbenta in English. Kadalasan, yun yung mga business owner, yun yung mga manager, yun yung mga boss. O, level 9. Ano yung level 9? Yun yung mga ano, yun yung mga may mga higanting business na yung mga sinulat nila and yung mga sinabi nila is worth millions of pesos. O. Hindi siya ano, hindi siya one or the other. Ang goal mo is ano ba yung nasa harap mo? Ano ba yung responsibilities mo? Ano ba yung kailangan mong ma-master muna? Diba? Sinasabihan mo ako na, oh ano, magta-tricycle na lang ako, kukuha ako ng lisensya. Eh, kung yan lang yung ano, kung yan lang yung source ng income mo, kunin mo muna yan. Pero sabi mo, may trabaho ka. O di, sige, may trabaho ka. May trabaho ako eh. Yan muna. Sa trabaho ko muna. Diba? Then itong pag-aaral ko lang. Oo. Ano? O ito, bibigyan kita ng ano, ng preview. Yung call center, hindi yun yung ending ng pag-upgrade ko sa sarili ko. Nagstay ako sa call center para makabili ng computer. Nagstay ako sa call center para magkaroon ako ng credit card para may pangbili ako ng mga lessons. Nag-stay ako sa call center para makapagpakabit ako ng internet sa bahay. And ang ending is, nakapaghanap ako ng trabaho na online, na work from home, na pwede akong magtrabaho kahit saan. Oh. Wala akong sinasabi na, ay, wala akong pera ngayon, susukuan ko na yung trabaho, yung ano, pangarap ko magtrabaho online. Hindi. Kumuha ako ng ibang trabaho para magkapera ako, para mapakain ko yung sarili ko and para may pambayad ako dun sa lessons na kailangan kong kunin. Para makabili ako ng gamit na kailangan ko. Diba? Hindi ka naman pwedeng mag-professional chef or hindi ka pwede mag-start ng food business kung wala kang kalan, diba? Bumili ka muna ng kalan. Bumili ka muna ng lutuan. Bumili ka muna ng gamit mo. Diba? Yun yung sinasabi ko. Nasa stage tayo na, o, yung kalan mo sira, kailangan mong paltan yung kalan mo. Yung mga gamit mo, medyo madumi, kailangan mo hugasan. Yun yung sinasabi ko. Wala akong sinasabing sumuko ka na sa pangarap mo. Diba? Kailangan mong ayusin yung attitude mo na, ano, kailangan mong ayusin yung attitude mo na sinisiraan ko yung pangarap mo or sinisiraan ka ng ibang tao sa pangarap mo. Walang sumisira sa pangarap mo. Mas okay kung ganun nga ako. Wala talaga. Walang sumisira sa pangarap mo. At sinasabi kasi nila, parang sinasabi nila, gumagang sinasabi. Parang sinasabi nila na hindi ko kaya, hanggang dito na lang ako. Yun ang nakikita ko eh. Hindi ko, parang naging iba na lang ano, yung dating sinuro nung nanggaling sa'yo. Kaya parang isip ko rin na gano'n. Hindi mo kaya o ilang beses kang pumalpak?
Kailangan clear ka dun sa mga sinasabi mo eh. Clear naman talaga ako eh. Okay, o sige. Ayusin natin. So, sino nagsabi sa'yo na hindi mo kaya? Yung? Binan ko. Okay, so yung binan mo. Sige, dun tayo. Hindi mo kayang ano? Hindi yung makapasok sa ganito, sa call center. Hindi mo kaya makapasok sa call center. Oh, alam na natin, anong problema mo? Eh, di yung sa pagsasalita ng English. Oh, pagsasalita ng English. Oh, anong solusyon yung pinropose ko dun sa lesson nung nagbayad ka sa amin? Anong pinropose? Eh, ano yung pinropose ko na solusyon? Sorry. Ano yung solusyon na in-offer ko sa'yo na nag-take ka ng lesson? Ano yung pinapagawa ko sa'yo? Ano? Yung sa writing exercise. Yung writing exercise. Okay. So, nasa writing exercise na tayo, di ba? Oo. O ano yung sinabi mo sa akin tungkol dun sa writing exercise? Malaking tulong siya. Hindi, ano yung sinabi mo na ano? Sabi mo hindi mo magawa, di ba? Nung una, kasi hindi pa ako nakapag-adjust. Sa ngayon, nakapag-adjust na ako. Tsaka nakapag-adjust na rin yung family ko. Naiintindihan na nila. So, isipin mo, yung sinabi sa'yo ng binan mo na hindi mo kaya makapasok sa ganyang trabaho, ano ba talaga yung hindi mo kaya? O nung una, hindi mo kaya yung writing activity o nasolusyonan mo na ngayon. O ano ng problema mo? Anong problema ko? Oo, ano ng problema mo? Bakit hindi ngayon? Ba't hindi mo magagawa yung writing activity? Ito nga sa pag-aalaga ako sa mga bata. So in a way, pag inisip mo 'tong pag-isipan mo 'tong mabuti, parang sinasabi sa iyo ng biyanan mo, hindi mo kaya makapasok sa call center kasi hindi mo maalagaan yung anak mo. Hindi mo ma-manage yung pag-alaga sa anak mo. Diba? So, anong kailangan mo ayusin? Para sa akin? Sa sarili ko? Eh, hindi naman pwedeng habang buhay na mag-aalaga ako ng bata pag wala akong trabaho. Uy, tatanda yan. Pwede mo naman antayin yan eh. Pag 18 years old na yan, aalis na yan. Magiging independent na yan eh. Oo. Paano? Hindi ko narinig yung sinabi mo kanina, maigay yung aso. Pwede mo naman, ano, pwede mo naman antayin. Pag 18 years old na yung anak mo, independent na yan. Pag 20 years old na yung anak mo, alis na ng bahay yan. They mean to say, doon ko nalang ipupush. Yun, di ba? Ikaw, nasa sa'yo, kung gusto mong mag-antay ng ganong katagal. Pero sinasabi ko sa'yo, yung pag-aaral na ginawa ko sa sarili ko, nag-aaral ako habang nasa bus ako. Nag-aaral ako habang nasa lunch break ako. It's too late na sa edad ko kasi kung ihahabol mo, di ba? It's too late na. So, kailangan mo talaga mag-focus, di ba? Katulad nga sinabi ko sa'yo kanina, sa mga ganitong edad talaga. May lunch break ka? Meron akong lunch break, pero dahil sa inaantok ako, just imagine 3 o'clock pala ng madaling araw, gising na ako. Then, magbabike ako. Ito, sabihin ko sa'yo ha, magbabike ako papunta Makati. Yung binigay ko sa yung sketch, yung sa Paytex, ganyan-ganyan, how to commute, siguro naranasan ko lang yung minsan. Pero, sa buong buhay ko, nagbabike ako papunta work. Just imagine ha, binabike ko yung 2 oras yun. Hindi pa kasama pahinga. Umaalis ako dito sa bahay, alas 5. So, kaya pagod ako. Bago pala ako dumating ng trabaho, pagod ako. Kaya pagdating ko ng lunch break, umiitlip talaga ako. Siguro, pinipilit ko rin yung sarili ko na gawin yung mga writing exercises natin pagka lunch break. Unti-unti, siguro pag nainigarilyo ako, ganun lang. Pag naka, wala talaga akong oras, kumbaga, umuugot lang talaga ako, sumisingit lang talaga ako. Even na nandito ako sa bahay, sumisingit lang talaga ako ng pagkakataon. Ay! Nakalimutan ko sabihin. May maganda pala ako napulot sa networking. Kasi yung networking company na nag-invite sa akin, nagbebenta sila ng supplement. So, yung nag-recruit sa akin,
Ano ko yun eh? Kayosi ko yun dati. Tapos, nung nakita ko siya dun sa networking na yun, hindi na daw siya nag-yosi. Tapos, in-explain niya sa akin kung bakit. Tapos, yun, mula nun, hindi na ako nag-ano, hindi na ako naninigarilyo. Nakatulong din sa akin yun. Kasi, yun din yung problema ko dati. Hindi ko rin ma-manage yung oras ko eh. So, baka makatulong sa'yo yun, na sinabi ko sa'yo yun. Nagbabike ka pala, tapos naninigarilyo ka, tapos kulang ka sa tulog. So, baka makatulong sa'yo, ititigil mo na yan. Kasi, scientifically, kung naniniwala ka sa science, nakakaano talaga yan, nakakasira talaga ng katawan yan. And kung kulang sa hangin yung utak mo, hindi ka rin makapag-isip ng maayos. So, baka yun yung problema mo. Harsh mo masyado yung kulang sa hangin yung utak mo. Hindi lang ako sanay na sabihin na. Pero okay lang. Malay mo, yun yung problema mo. Yun lang pala kulang sa buhay mo. Diba? Pero ewan ko, ako, ano, malaki yung attachment ko sa paninigarilyo dati eh. Kaya hindi ko mabitiwan yan basta-basta eh. Feeling ko kasi, ano ko eh, siga ako pag naninigarilyo ako dati. Ako naman, kaya hindi ko siya mabitiwan. Hindi sa magiging, nawawala yung line mo. Hindi kita marinig. Kung alam mo ng dating part-time body, hindi mo yung nangyari sa Ayala. Siguro, yun. Kung di ako nag-yosi, malamang napasama ako sa, ano, sa nabomba dati. So, ano, so nagpapasalamat ka na nabuhay ka, pero gumagawa ka ng activity na sisira sa buhay mo. Hindi daw. Hindi naman ako ganun ka test mo or laptop. Sige, sandali lang. Anyway, yun, tapusin mo yung 2 para makapag-session 2 na tayo. Tapusin ko. Habulin mo kasi, di ba sabi mo hanggang 27 na lang o malamang hanggang ganun ka lang din. Hindi, nag-extend talaga ako. Habulin mo nga. Oh. Habulin mo nga. Ayoko nang may nagbabayad sa akin ng doble as much as possible. Sorry. Habulin mo. Kasi, eto, kunyari, pinaabot mo yan, ha? Tapos, 2 linggo lang natapos mo ng ano, dun sa 6 weeks. Pag kahit magbayad ka sa amin ulit, baka next time, 2 linggo lang din tapusin mo. So ano, 3 beses ka magbabayad? Hindi. Nakakahiya sa reputasyon namin pag ganun. Kaya nga kami nagbebenta ng mura para gumanda yung reputasyon, para makapagtaas kami ng presyo eh. Pero kung ganyan, kung hindi ka, ano, kung legit naman yung mga ano mo, yung mga dahilan mo. Pero huwag kang ano, huwag kang magtatagal. Kevin, gagawin ko yan, sinasabi mo. Ang malaking tulong yung mga sinabi mo sa akin. Very diba? Inspirational. Sabihin ko sa admin, ay, huwag man tanggapin bayad niyan. Manood na lang yan ng video. Sige ka. Hindi kasi, yun naman talaga eh. Kailangan mo siyang gawin. O pag nag-apply ka, pag sinabi sa'yo ng call center, kailangan mong magdala ng NBI. Dapat next week may NBI ka na, may police clearance, may barangay clearance ka na. Dapat next week meron ka na, hindi mo na pinapatagal. Diba? Saka huwag ka na mag-yosi. Sige, hayaan mo. Putik, ang tinuturo ko, English health na tinuturo ko. Motivation.
Tapos may magrereklamo na naman sa akin sa comments, sir, nagtuturo ng kung ano-anong kalokohan. Napagalitan yung nag-yoyosi. Diba? Bumili ka ng magandang mask para pag nagbabike ka, hindi ka, hindi umano yung baga mo. Hindi pwede yan. Diba? Siya, usap na lang tayo ulit. Hello? Hello, hello. Kukulat kasi yung mga anak ko, kinunod ng video, oh. Video sa laptop eh. Hindi lang, lalabas lang ako. Hindi, okay na. Usap na lang tayo ulit. Oo. Sige, schedule tayo ng isa pang call pag natapos mo na yung 2. Tapusin mo yan, ha? Huwag mo papatagalin. Sige po, sige po. Sige. Salamat. Okay, bye-bye. Bye-bye.